Hey guys, Ju here, Jubal Koi Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano susukatin ang volume ng koi pan nyo. Ang volume ng tubig ng koi pan nyo. Bakit kailangan nating malaman ang volume ng koi pan nyo, guys? Ng ating koi pan, guys. Una, guys, para malaman natin kung anong submersible pump ang bibili natin para mag-efficient talaga ang filtration system natin. Dapat lamasin natin ang volume ng tubig para malaman natin kung ano, gaano kalakas ba ang ano ang submersible pump na bibili natin. Pangalawa, alaman natin kung paano susukati ang tamang malalaman natin kung tamang sukat ng dosage na gamot tulad nito, for example. Hey guys, Jude. Itong video na ito. Ito. Itong video na ito, i-check out nyo, tingnan nyo ito guys, itong koi fish disease treatment gamit ang potassium na video ko. Kung makita nyo dito, yan, alam ko na ang pan volume, kaya alam ko kung ilan ang ilalagay ko, kasi ito merong mga proper dosage. Ayan, ang potassium per unit, for example, 1 gram equals 1 ml. So kung maggamot kayo, magte-treat kayo, for example, so dapat alam niyo ang pan volume ng treatment tank niyo. O kung sa koi pan lang kayo ng ano, yung hospital tank niyo, hospital koi pan or quarantine pan, alam nyo ang pan volume, so proper ang dosage na malalagay nyo, kasi importante nga proper dosage talaga ang ilagay nyo na gamot, kasi dangerous din sa isda ang overdosage, ikakamatay din nila yan, kasi toxic ang mga gamot. Sample nitong potassium permanganate. Pag mag-overdose kayo dito, guys, mamamatay ang isda nyo, guys. So, yan ang purpose kung bakit dapat malaman natin ang pan volume. Itong paano ila una itong submersible pump, para alam natin kung ano ang bibili natin, then sa paggamot, at pangatlo, itong guys, alam natin kung ito koi fish stocking density, alam natin kung ilan lang pirasong koi fish na ilalagay natin, kasi importante din guys na dapat proper ratio lang ang ilalagay natin na koi fish para madaling silang tumubo, guys, at maiwasan na magkakasakit, kasi ang overpopulation magdulot ito ng sakit, guys. Maghawaan sila kung magkasakit sila, guys, kasi maraming parasites, bacteria, kasi over ang waste na maproduce nito kung masyadong madami. So kaya dapat proper koi fish stocking density, guys, para maiwasan ang sakit, madaling tumubo ang isda, at saka during run out, guys, safe ang isda nyo pag nasa tamang stocks ang nilalagay, hindi madaling ma-degrade, hindi madaling ma-ubos ang dissolved oxygen ng koi pan nyo, guys, pag tamang ratio, tamang density lang, stocking density lang.
ano ba ang dissolved oxygen, no? Yan, para basta parang alam niyo kung ano ang dissolved oxygen. Ang dissolved oxygen ay ano yan, guys, saturation, as I measure ang concentration ng oxygen sa tubig, guys. Kasi ang koi fish at lahat ng isda ay humihinga yan sa tubig, guys. So magagamit nila ang oxygen sa tubig. So kung mas maraming stocks na overstock ang yung koi pond, madali itong maubos. So pag merong power interruption o run out, madali silang maubos, mamatay ang mga isda nyo kasi wala ng oxygen. Tsaka madali sila magkasakit, guys. Ayan ang dissolved oxygen, guys. Demo. So, yan. Dapat malaman ang volume ng koi pond nyo. So, ito, guys. Sample itong video na ito. Itong video ko. Rectangle ang ano, ang koi pond ko nito. So ang pag-measure, madali lang. Ang formula nito, guys, ay sukatin lang natin ang length. Yan, kung makita nyo sa video, sinukat ko ang length. Yan. Saka deep yung lalim ng, ang basehan nyo, guys, ay kung yung level, water level ang sukatin nyo kasi volume ng tubig ang i-measure natin. So dito talaga sa water level natin susukatin, hindi kung hindi sa dito sa dulo na walang tubig, yung water level ang sukatin natin sa lalim, guys. Doon tayo kukuha ng measurement kung saan gusto natin mag-level ang tubig sa pond natin, guys. Doon tayo kukuha ng measurement ng lalim. Kasi ang gusto natin nga information ay yung volume ng tubig. So, sukatin natin ang length, lalim, saka width, lapad. Ayan. Ayan. Measure ko din. Kinuha ko ang width, length, deep. Ayan. Ayan, measure ko din yung isa, length. Ayan. Width. Saka deep. Ayan. So, ayan. Ayan lang, guys. Ang ano, formula nito, guys, ito, guys, length times width times deep times 1000. Ang sum nito, guys, ang resulta ay ang unit ay liters. So kung gusto niyo malaman ang gallon, si para i-convert ay i-multiply niyo ang sum nito by 0.22, magiging gallons na 'yan. So kung ito, guys, kung wala kayong internet, pero kung meron kayong internet, mas madali, guys. Punta lang kayo dito, pan calculator. Ayan. pan.com calculator. Ayan. Kung katulad sa akin, yung rectangle, ito ang i-choose niyo, rectangle or square. Ilagay nito ang width, length, deep, yung lalim na measurement. Yan. So, calculate niyo na, for example, ang width, 2 meters, 2, oh, yan, i-press niyo lang calculate, resulta, gawas, agad mang lalabas na. Pag circle,
Ayan, pag circle itong gamitin nyo. Kunin nyo ang diameter, simple lang ang circle, diameter lang, lalim. Lagay niya dito, oh. Yan. To, oh. Yan, feet and inches, yan. Example, to, ayan. Lalabas na agad. Maganda pag mayroon kayong internet. Madali lang, wala na kayong, ano, hindi na kayo mag, pero simple lang naman ang formula. Pag wala kayong internet, oh, length times width times depth, multiply by 1,000, yan. So, ayan na ang ano. Yan lang ang kasimple lang pag-calculate ng band volume. Okay, so, kung meron kayong tanong, guys, comment down below, guys. At yung bago pa lang naka-panood dito, naka-visit dito sa channel ko, paki-subscribe, like, share na din sa fellow fish keepers natin. At yun lang, see you on my next video, guys. Thanks for watching. Keep safe, everyone. God bless all. Bye for now.